Praise God, palakpakan natin ang napakalakas ang Diyos. Yung pinakamalakas, pinakamainam. If you are filled with the Holy Spirit, stand up and praise Him. Come on. Amen. Come on. Hallelujah. 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 Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Raise up your hands. Taas nyo ang inyong mga kamay. Palakpakan ng malakas si Lord. Hallelujah. Come on. Yung pinakamalakas na papuri. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father in Heaven. Taas ang mga kamay, mga youth, mga kabataan. Come on. Dito ang tingin, dito ang tingin, dito ang tingin. Just concentrate. We acknowledge the presence of the Holy Spirit. We thank you so much, O God, for this gathering. Good morning, Holy Spirit, and take over in the life of your people, especially the youth, O God. We thank you so much, Lord God, because that is your prophecy, that on the last day you will pour out your Spirit upon all flesh, and you will use them, Lord God. We thank you so much, Lord, for this gathering. And we hope, Lord God, that you will touch them, Lord. And I pray to fill this place, O Lord God, with your power, with your anointing, with your presence, O Lord God. And I know this today, Lord God, is the Pentecost Sunday, Lord God. At hindi mo kami bibiguin, O God. Take over. Take control. Come on. Take control, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Oh yes, oh yes. And we thank you, we acknowledge you, we worship you. And Father, we pray to use me with all your power and your anointing, Lord God. And we thank you so much for this day. Raise up your hands. There's gonna be a great awakening today, oh God. Hallelujah. Come on, come on, church. Come on, people of God. Hallelujah. Taas ang mga kamay at sambahin siya. Amen, amen. Yes, yes, yes. Ipalakpak ang mga kamay. Come on, come on. You worship the Lord. Everyone who calls on Jesus' name will be saved. Come on. Ipakita niyong sinasamba niyo siya. Pakita niyong yung Espiritu Santo ay sumasa inyo. Hallelujah. With power, with enthusiasm, with fire. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Amen. Yes, hallelujah. There's gonna be a great awakening.
Kayo. Okay, listen to this word, ano? Makinig po kayo. At excited po ako nung matanggap ko itong invitation, ano? Kasi gustong-gusto kong kasama yung mga youth, yung mga kabataan, kasi feeling ko youth din ako. Wala man lang kapalapalakpak sa Lord yun, eh. Amen. Kasi nananabik ako yung history na laging kinukwento ng servant leader. Ha? Madalas si Brother Mike ay nagkukwento ng mga naganap nung mga nakaraan. 35 years ago. Ha? Hindi pa kayo tao nun. Ha? Na umaawit pa lang ang choir. Ay nandun na yung manifestation. Nandun na lumalakad ang mga pilay. Sabi nung iba, eh kasi naman wala nang pilay ngayon. Gumaling na. Tumatakbo na yung may sakit. At talaga naman kung magpuri sila, nagpuputukan ang mga ilaw at parang nayayanig ang mundo noon kapag nagpupuri sila. Eh ngayon parang ikayo kumikilos eh. Parang walang spirit, ano? Diba? Pakinggan nyo ito sinabi ng Bible. Sabi ng Acts chapter 1, from verse 1, the following, in my first book, I wrote about all things that Jesus did and taught from the time He began His work until the day He was taken up to heaven. Before He was taken up, He gave instruction. Sabihin nyo, instruction. Laksan nyo naman. Oh, mahalaga yung instruction, no? Ha, ito yung ang Panginoon ay nagtatag ng church. Ha? At ito yung instruction ni Lord. Before He ascended to heaven, bago siya umakyat sa langit, ito ang kanyang instruction. Sabi niya, He gave instruction by the power of the Holy Spirit. At ang sabi po, the power of the Holy Spirit to men He had chosen as He apostles. For 40 days after His death, He appeared to them many times in ways that proved beyond doubt that He was alive. Alive ba kayo?
Sabron. And then Sabron, they saw him and he talked with them about the kingdom of God. And when they came together, he gave them this order. Ito po yung instruction. Pakinig kayo. This is the instruction. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift I told you about, the gift my father promised. John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Purihit palakpakan si Lord. Okay. Manatili kayong nakatayo, kasi kung kayo'y pauupuin ko, tsak na kayo'y matutulog. Dahil kanina pa kayo. Amen. Mga kapatid, isa sa pinaka pangunahing doktrina ng Panginoon at ng Biblia is to be baptized with the Holy Spirit. Because without that baptism, kung wala po yun at di natin naranasan, ang inyong paglilingkod ay tila baga, easy-easy lang. Kaya nga yung instruction ng Panginoon, do not leave Jerusalem. Brother Rex, nasa Pilipinas kami, nasa Ambel kami. But when we spiritualize that word, kung i-spiritualize po natin yung word na yon, ano po ba ang Jerusalem? Jerusalem is the holy place. Jerusalem is what Jesus was born on that place, kung saan ipinanganak si Kristo, na siya ay nag-iisang banal. Jesus is the Holy One. Jesus is the Anointed One. Jesus is the Head of the Church. And Jesus is the Righteous One. Sabi ni Jesus, no one is righteous, no one is holy except God. And without holiness, you cannot please our God. Kung wala yung kabanalan, hindi nyo mapi-please ang Diyos. Maaring kayo ay marunong, maaring kayo ay magaling, maaring kayo ay very enthusiastic sa sanlibutan, but in the kingdom of God, ikaw ay rejected. Ang batayan po ni Jesus, hindi po yung galing ng mundo. Hindi po yung ikaw ay nagtapos ng Harvard University. Hindi po yung ikaw ay nagtapos ng anumang courses or bachelor degree or any profession. Dahil ang pangako ng Panginoon, ano ang sabi ng Panginoon? I will send you the Father's promise, the Holy Spirit, na siya ang magtuturo. He will teach you all things, mga kapatid. Ang banal na Espiritu ang tiyak na magtuturo sa atin, higit pa sa mga profesor ng mga universidad. Yung palakpak nyo para hanggang lupa lang. Yung iba parang nagpapatay lang ng lamok. Yung po yung utterance, kung saan po, if you are truly baptized with the Holy Spirit, nandun yung utterance kung paanong yung pagpupuri mo sa Diyos ay bigay tudo, hindi po yung parang nagpapatay ng lamong, parang naglalaba na palo-palo ang tunog ng iyong palakpak sa Lord. Iba po yun kung ika'y baptized ng Holy Spirit, mga kapatid. Kaya napakahalaga po nito pag-uunawain natin, kasi ang daming magagaling sa mundo. Lalo ng kabataan ngayon, millennial, iba yung kaisipan. Nawawala sa focus. May focus pero not in the right focus. Hindi doon sa tumpak, hindi doon sa tama. Because we are called, tayo po'y tinawag ng Panginoon. And those who are called, lahat ng tinawag ng Panginoon, you are belong to the kingdom of God. You are member of the church.
And if we are member of the church, we know that Jesus is the head. Kung tayo member ng simbahan, si Kristo yung ulo. Alam ka namang yung katawan ay hangal at yung ulo ay banal. Alam ka namang yung ulo ay holy pero tayo ay worldly. If our head, Jesus, is anointed, church are anointed. Church, all of us, the member of the church are anointed, mga kapatid. Pati palakpak anointed yun. Holy. The purpose of God, why? He gave the Father promise, yung pangako ng Diyos, the gift, singular, the gift, which is the Holy Spirit. Yun ang niya yung pangako ng Ama. Do not leave Jerusalem. It means stay where you are living in holiness. Because Jerusalem is a holy place. In spiritualize, when we spiritualize that word, kailangang mamuhay ka ng may kabanalan. Sabi ni San Pedro, yamang ang tumawag sa inyo ay banal. Magpakabanal kayo anuman ang inyong ginagawa. Be holy! Anuman yung ginagawa ninyo, marami tayong ginagawa bilang kabataan. But siguraduhin po natin na yung ginagawa natin, it's all for the glory of God, hindi para parangalan ng tao o sino man. Gusto nyo ba parangalan sarili nyo? Hindi. But we want to glorify the Lord. Malulugod ba ang Diyos sa ating pagpupuri na nanduruon yung mga ginagawa nating extracurricular activities, glorifying ourselves? No. Hindi po malulugod ang Diyos. Pero kahit wala kang pinag-aralan, ano man ang iyong kalalagayan, kung malinis ang iyong puso, malinis ang iyong kaluuban, bawat pangungusap at bawat kilos mo ay susundan ng tanda, himala, kababalaghan ng ating Panginoon. At sasabihin ko sa inyo na kayong nandirito sa itaas na ito, ang siyang gagamitin ng Panginoon mightily and powerfully, because God will pour out His Spirit unto us. Ayong ibang kasamahan yung lakad ng lakad, hindi yung gagamitin hanggat hindi sila nakikipag-isa sa inyo. Sinusunod-sunod ko yung sinasabi ko kasi akala ko 5 o'clock ako papasok. Nakain na yung iba. Pero it's okay lang. Di naman sa haba. Ang success ay nasa sa inyo nakasalalay sa pagtanggap at pag-alaw ng Espiritong Banal sa ating mga buhay. First, kung bakit po ibinigay ni Lord ang Holy Spirit para tayo mabaptize. So, sabi ng instruction, do not leave Jerusalem, wait for the Father's promise. Yun yung Espiritu Santo, the Holy Spirit. Kasi without that power, your witnessing or anumang gagawin nyo ay useless. Bali walang lahat. Because we are only instrument of God. Remember the instrument. God is the owner. We are, anong tawag doon? Tayo ay katiwala. Katiwala tayo ng Panginoon.
At kung tayo katiwala, katiwatiwala. At kung tayo katiwala, sumusunod tayo sa may-ari. At kung tayo sumusunod sa may-ari, Chuck, ikaw ay makararanas ng kapangyarihang pangako niya sa atin. So huwag kayo anyang aalis sa Jerusalem, hintayin nyo doon ang ipinangako ng Ama, ang Espiritu Santo, na susuguin niya. Yun ang instruction, before He ascended to heaven, building the church, tinayo yung simbahan ng Panginoon, we are the church, birthday nating lahat ngayon, kaya sabihin nyo sa iyong katabi, happy birthday. Amen. So, kapag po ibinigay na, alam nyo po bang naibigay na sa atin ang Holy Spirit? Hindi alam. May dalawang covenant. The Old Covenant and the New Covenant. In the Old Testament time, the Old Covenant, the Holy Spirit ministry is in and out ministry. Because it's not yet glorified our Lord. Ha? Kasi pag na-glorified na ang Panginoon, the promise of God, He will live or stay with us. Mananatili ang Espirit ng Diyos sa atin at gagawin niyang banal na tahanan ang ating mga puso. 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Sabi doon ni St. Paul, hindi niyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nananahan sa inyo? Parurusahan ng Diyos ang sino mang magwasak sa templong yan at kayo, tayo, ang templo ng Espiritu Santo. That's the promise. Yan ang pangako. Mananatili. Hindi tulad sa Old Testament, pag nagkakasala ang tao, lumalayas, umaalis ang Spirit ng God. Yun ang pagkakaiba. At ibinigay na sa atin yun. Kailan binigay ng Diyos ang Espiritu Santo? When we were baptized, nung tayo binyagan, nung binigyan tayo ng Panginoon, ha, sa ating mga churches, mga kapatid, we received the Spirit. Tinanggap natin yung Espiritu Santo, but the problem is, we don't let the Spirit to move in our lives. Hindi natin pinahintulutan yung Spirit. Bakit? Ang umiiral sa atin ay self-will, sariling kalooban, dahil ako'y may pinag-aralan, dahil ako'y ganito, dahil ako'y si ganito, ako'y si ganyan. Kayabangan. Hindi kikilos yung Spirit. Magaling nga, mahusay nga, pero no power, no anointing. Yung napalakpak na yung sensitibo yun. Sensitive sa Holy Spirit. Gustong pumalakpak, hindi ibinigay. Oy, tinan mo, introduction ko pa lang, quarter na pala. Okay, so yun po yun mga kapatid. So hindi ko natitingnan nito kasi wala nang time. Okay, so yun ang unang-unang instruction, no? Huwag kayong aalis sa Jerusalem. Ibig sabihin, manatili kayo sa kabanalan. When we were baptized, we received Him. At nung tanggapin natin siya sa yung nag-iisang banal, the most important character traits of the Spirit is holy. Holy Spirit, na siyang una, the Holy Spirit inspire us. Kaya pag tayo po ay nabaptized ng Holy Spirit, muling sisigla ka, inspire, ibig sabihin, yung inspire, you are very enthusiastic na magpuri, gumawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Sino sa inyo ang inspired? Ibang inspiration. The inspiration ng bawat isa ang Espiritu Santo. Make the Holy Spirit as your inspiration. Gagamitin ka ng Diyos mightily, boldly, and powerfully.
Eh kung yung boyfriend mo ang gagawin mong inspirasyon, ako, iiwanan ka lang yan. Kung hindi siya tapat. Pero kung tapat yun, baptized din, filled with the Holy Spirit, hindi ka nun lulukuhin. Kaya pag ang boyfriend mo hindi nakikisa sa ganito, naku, iwanan mo na yun. Hindi kayo magkakasundo. Pero kung kayo magkasama, parehas kayo nababtize, magiging matagumpay ang inyong pagsasama magpakailanman. Woo! The next, the Holy Spirit will teach us and teach us and reminding us. Magpapaalaala sa atin ng lahat ng bagay. Magtuturo, magpapaalaala. Kaya kung tayo ay mayroong Alzheimer, may memory gap, pag may Holy Spirit tayo, ang lahat ng ating nakakalimutan, tawagin mo lang siya, ipapaalaala sa atin lahat ng ating nakakalimutan. Lalo na pagkatulad na namin kayo, kayo millennial, kami centennial. At ang mga centennial nakakalimutan, minsan naranasan ko, hinahanap ko yung salamin ko, andun pala sa noo ko. Yung anak ko, sabi ko, nasaan ba yung salamin ko? Si Papa talaga, nandun sa noo ko pala. At ang matindi, kapag katabi mo yung asawa mo, pagkatapos tinanong mo, ano bang pangalan mo? Asawa mo, nakalimutan mo na. Pero kung nasa atin ang Espiritu Santo, pangako niya, hindi lang magtuturo, magpapaalaala sa lahat ng bagay, lalo na sa aral ng Panginoon. At yan ang kalimitan sa mga kabataan, nakakalimutan ng aral ng Diyos. Nakakalimutan na dapat kayo ay maging halimbawa para sa lahat. A good example to the believers. Hindi yung ugaling pangit. Thirdly, kasi wala ng time. Ha? The Holy Spirit inspire us, the Holy Spirit teach us, and, ha? Ano yan? Reminding us, and finally, the Holy Spirit will, ha? Ano ito? Nagpapabanal. Nagpapabanal sa atin. Ha? Ano nga yung English na nagpapabanal? Ha? Ano? Ano? Sabihin niyo, Holy Spirit, paalala mo sa akin. Ang Espiritu Santo ang nagpapabanal sa atin. Kaya pag ang Espiritu Santo'y wala sa atin, ang mga buhay natin ay hangal. Nagsasanctify sa atin. The Holy Spirit will sanctify us. Sanctification. Nagpapabanal. Ang ibig sabihin ng kabanalan, nakikita sa inyo yung mark of a true Christian, because the mark of the true Christian is the fruit of the Spirit. Galatians chapter 5 verse 22, nanturo yung pag-ibig na kahit na hindi ka ibig-ibig ay maisishare mo ang love of God, ang pag-ibig ng Diyos. Hindi kung sino lang yung nagmamahal sa iyo, yung lang mamahalin mo. Pag-ibig, kagalakan, na kahit ka problematic, asthmatic, at walang atik, ay nai-enjoy mo ang buhay because it is the most important in your life, the presence of the Holy Spirit. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, payapa ang buhay mo, anumang problema, anumang nangyayari. Kaya ako, tinan mo, hindi ako nag-face mask, ano? Bakit? Wala namang COVID. Pinaniniwalaan ko yung sinabi ng servant leader dahil ang servant leader ang ating pastol sa ministeryong ito. Makinig kayo sa servant leader, siya yung ating pastol sa ministeryong ito, hindi yung iba yung pinakikinggan natin. We are here in this ministry, our servant leader is our shepherd. Visible shepherd, because our invisible shepherd is Jesus. Kaya pakinggan niyo siya. Hindi yung kung sino yung pinakikinggan natin. Mga kapatid, ba't ganyan ang tingin niyo sa akin?
pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan. Mahinahon ka. Doon nakikita na ikaw ay filled with the Holy Spirit, because baptizing in the Holy Spirit is to be filled with the Holy Spirit. Mapuspos, mapuno. Filled with the Holy Spirit, mapuno ka. Punuin ang iyong buhay ng Espiritong Banal, saturated with the presence of God, ang buhay mo, kaya't walang magagawa sa iyo ang anumang demonyo sa kapaligiran mo. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, kabutihan. Kayo ba'y mabuti? Ba't hindi lahat ng mabuti ay tama? Maaring mabuti sa tingin mo, pero hindi tama ang ginagawa mo. Amen. Para sa tingin natin, tama yung ginagawa natin, pero hindi mabuti yung ginawa natin. Kasi nakaka-apekto sa kapwa, nakaka-apekto sa ministry, nakaka-apekto sa bawat sa atin. Hindi lahat ng mabuti ay tama. Siguraduhin mong laging magkasama yung mabuti at tama. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, kabutihan, kabaitan. Mabait ba kayo? Ha? Mabait ba kayo? Paminsan-minsan. Ha? Ang tao mabait, naglilingkod sa Diyos, may respeto sa magulang. Ha? Hindi yung pag-inuutusan, puro katwiran. Baliwala yung paglilingkod mo kung wala kayong respeto. Ha? Mga elders, senior, mga datihan ng ano, hindi nirespeto, daan-daanan na lang. Walang pagrespeto ang karamihan, hindi lahat ha, ang karamihan sa kabataan. Walang respect sa magulang, walang respect sa ministeryo, walang respect sa mga nakatataas sa kanila, walang respect sa mga senior. Akala nila sila ay mas magaling. Sana sabi ko sa inyo, walang magaling kundi ang Diyos. At magiging magaling ka at mahusay when the Holy Spirit comes upon you. You shall receive power and you will be my witness from Jerusalem to Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, kabutihan, kabaitan, katapatan. Katiyagaan at pagpipigil sa sarili. Yan dapat ang makita sa atin. Yan dapat ang makita sa inyo as a sign, a mark, tanda, tatak na kayo'y nababtize. Dapat isa-isa inyo lagi yun. Hanggat maaari nga, ma-absorb natin ang ibig sabihin ng bawat isang yun. At makita mo yung pagbabago ng buhay mo. And the power of a Christian is the gift of the Spirit. Kung may mark, which is the fruit of the Spirit, the power of all Christian is the gift of the Spirit. Nagiging effective ang paglilingkod mo kung alam mo ang gift na binigay sa iyo ng Diyos. At yung gift na yon, ang paglilingkod mo ay batay sa regalong iyon na binigay sa iyo ng Panginoon. Hindi yung pagsisiksikan mo ang sarili mong maging choir, sintunado ka naman. Ipagsisiksikan mong maging dancer ka, taliwas naman yung paa mo. Ay yung pala'y tinatawag ka para maging janitor o cleaners ng CR. Aba, Brother Rex, CR, aba, mahalaga yung comfort room. Paano ang tao makukomfort kung walang CR? Kaya magandang paglilingkod yun. Amen? So yun po ang nais ng Panginoon sa pagka-time na you prepare yourself. Without the Holy Spirit in your life, hindi po kayo magagamit ng Panginoon. Tantunay na nabaptize, nandun yung utterance. Makita sa inyo, nakapagsasalita ka ng ibang wika. Kung may language sa different countries, may language sa heaven na ang nakakaintindi lang ay ang mga nabaptize, dahil sila yung mga tunay na mga anak ng Diyos.
And the language of the Spirit is the gift of tongues, the language of the Holy Spirit. Sinong gustong maintindihan ang language of the Spirit? Tatlong klase yun, ano? Praising in the Spirit, prophesying in the Spirit, and praying in the Spirit. No need to interpret kung praising and praying, but we need to interpret kung prophesying. So yun po mga kapatid. Tapos yung matinding pagpupuri, ang utterance po kapag po kayo baptized. Hindi yung palamya-lamya, hindi yung baliwala sa inyo. Kasi yung focus, the right focus is God. Bawat ginagawa niyong paglilingkod, higit ang pagpupuri ay dapat bigay na bigay sa Panginoon. Okay, taas nyo na ang inyong kamay kasi time na. Just close your eyes. Ang tagumpay ay nasa sa inyong kamay. Ang tagumpay ay nasa sa inyong puso. Just close your eyes. Itaas nyo na mataas ang inyong kamay as a sign of surrendering. Sabihin nyo, Father, Ama, sabihin nyo, laksan nyo, Panginoon, Ama naming Diyos, iniaalay ko sa iyong aking buhay. Tulungan mo ako na maging totoo sa iyong harapan. Tulungan mo ako na ako'y magamit mo. Taglay ang iyong kapangyarihan at taglay ang iyong kabanalan at pagiging matuwid. Tulungan mo ako, Panginoon. Wala akong magagawa kung wala ka sa akin. Inaanyayahan kita sa buhay ko na ikaw nawa ang kumilos ng may kalakasan. Invite Him, come Holy Spirit, fill my heart with your power. Come on. Just close your eyes, walang mumulan. And desire, mahalaga po yung desire. We need the anointing of the Holy Spirit. Oh yes, oh yes. Every day I grow to love you more. Amen. Come, Holy Spirit, fall on me now. Yes, yes. Let the power, let the Holy Spirit move. Desire in your heart. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. Hallelujah. You captivated my soul. And every day I grow to love you. Tingin niyo sa Holy Spirit na baguhin ka. Desire in your heart to move the Holy Spirit. Come on. Let's focus our mind and heart to the Holy Spirit who are now moving in this place. Hallelujah. Hallelujah. Take over, Holy Spirit. Take control, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. I worship you in spirit and I'm reaching for your heart. For your heart, you hold my life in your hand.
power renewed. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. 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 Let's pause. Pause for a while. Raise up your hands. Close your eyes. And feel the power of the Holy Spirit. I know He is moving right now. I know He is now doing something good in your life. Ginagawa siya sa akin. May ginagawa ang Espiritu Santo sa iyo. Tinutupok niya ang ating kahinaan. Tinutupok niya ang lahat ng ating kapalpakan. Open your heart. Open your spirit. Come on, your heart is the temple of God. Our heart is His home. Let Him to move. Let Him to move. You open your lips. You open your lips and talk to Him. Shakarababa, shakarababa. Holy Spirit, take over. Let your power move. Shakarababa, Sunday. We want the utterance to speak in other tongues, Lord. Open your lips and speak in other tongues. The language of the Spirit. Shikarababa, shikarababa, rabasi. Ayan yung mga narinig. Shikarababa, shikarababa, rabasi, katarababa, shikarababa. Ikatarababa, yaralayi, yaralayi. Hutarabas. Open your lips. Open your lips. Ikatarabasi, yarala. Rabasi, katarabahande. Hallelujah. 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 Sakarabahande. Sakarababa, sikarabahande. Hallelujah, hallelujah. Declare, 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 hallelujah. Yes, 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 yes. Let the power, let the anointing move. He baptized you. The Holy Spirit baptizing you. Sikarababa, sikarabahande. Hallelujah, hallelujah. Yes. Yes. Yes, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Raise up. Raise up your hands. Raise up your voice. In the name of Jesus, tanggapin niyo ang baptism. Receive the baptism of the Holy Spirit. Receive the baptism. Let the power move. Sakarababa sande. Yes, the Holy Spirit will baptize you right now. Come on. Come on. Hallelujah. 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 Holy Spirit, take over. Yes, I baptize you right now. In the name of Jesus. Hallelujah. Receive the baptism. That's in the name of Jesus. Hallelujah. That's in the name of Jesus. Hallelujah. That's in the name of Jesus. Yes, yes, yes. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Receive, 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 receive. Yes, that's in the name of Jesus. Oh,
Talk to the Holy Spirit. Hallelujah. Come on, come on. From your heart. Sharabashika tarabashika tarabasandarasi. Rabashika rabahane. Once again, from your heart. From your heart. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Mama, kumanda. The choir, please. Choir, please. Ito. Para ano? Ito yung choir. Patihan na yun. Choir, please. Raise up your hands pag nandiyan kayo. Come on. Lahat po ng choir ng Ambel, hanay kayo dyan. Come on. Raise up. Taas yung inyong kamay. We want the anointing. Tayong lahat gusto nating ma-anoint the Holy Spirit. Jesus, Father, we pray, the choir, the gospel choir, use them, Lord, with all your power and anointing. We want the anointing, Lord God, in their voice. Lahat po ng kanyang kanilang bahagi ng katawan. Anoint them, Lord, in the name of Jesus. Receive the anointing right now. Touch! Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Feel him. Holy Spirit, Holy Spirit, thank you, God. Feel him. Father, cover us with your precious blood. We are now clothed with your power. We are now clothed with your anointing, Lord. Pakaingatan mo ang iyong mga anak. Pakaingatan mo ang iyong mga lingkod. Magamit po namin, Lord, ang mga gifts na binigay mo sa amin according to your purpose, Lord. We thank you so much and we bring you back all the glory, honor, praises, and thanks in Jesus' name. And everybody say, there's gonna be a great awakening. Hallelujah. Bigay na bigay. Hallelujah. Wow! Hallelujah. Come on. Pakita niyo kayo na baptized ng Holy Spirit. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Modelo sa mga believers. Kailangan nyo respeto sa isa't isa, lalo na po sa mga nakatataas, lalo na po sa mga senior and junior. Magrespetuhan po tayo. I-apply po natin yung sinabi ng Bible.
Kung mayroon mang pagkakasala at pagkakamali ang isa, kausapin. Dahil yun po ang napakahalaga. Kahapon bago po ako umuwi, pinausap ako ni Kong Michael at yun ang sabihin ko sa inyo, maging modelo tayo. Makita sa atin yung fruit of the Spirit. Dahil tayo dito naglilingkod sa ministeryo, dapat magrespetuhan po tayo. Okay? May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, Father pa lang po ako. Huwag niyong sabihin protestante na kayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy, Holy pa lang po, Holy Spirit, Amen. God bless. Yeah. Thank you. Praise the Lord. Praise God. Stay here to us. Let's pray po muna, mga kapatahan ng Kristo. Maraming salamat. Let's pray. Sa kanan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Holy Spirit, good morning. Thank you for your holy presence. Thank you for the gift, the life na patuloy mong binibigay sa amin. And Lord, may we use this blessing, this anointing na natanggap namin ngayong umaga. Lord, hindi sayang ang aming pagod, ang aming oras na nandirito kami. Lord, use us mightily and boldly. Pag-alis namin dito, Panginoon, taglay namin ang iyong banal na presensya. Pag-alis namin dito, hindi dito matatapos. Lord, ito po ang aming simula ng pagdilingkod sa iyo, Panginoon, ng buong katapatan, buong kalakasan, buong buhay bilang mga kabataan mo, Panginoon. At Lord, may you fill us, Lord, always with your Holy Spirit, with your anointing. Yes. Salamat, Panginoon. May-enjoy namin itong umagang ito. May-enjoy po namin ang siwi ng hangin. And Lord, we bring you back all the praises and glory in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Amen. Everybody shout, Amen. Amen. Yung mas malakas na Amen. Amen. Palakpakan na malakas ang Panginoon. Hallelujah. Sige. Shout. Woo! Victorious. Woo! Praise the shout Lord. Shout and praise.